Katropa, does size matters nga ba? Ayon sa mga pag-aaral, ang pangkarniwang size ng mga Pinoy ay 4.3 inches lamang. Medyo maliit kung ikukumpara natin sa ibang bansa. Kaya kapag naabot mo ang 5 to 7 inches, malaking biyaya na yata para sa ating mga Pinoy. Paano kaya kung pagkalooban ka ng mahigit pa sa 18 inches? Matutuwa ka pa ba? May kinalaman kasi ang mga tanong na yan sa ating paksa ngayon, mga katropa. Dahil pag-uusapan natin ang kwento ng lalaking nagsasabi na siya raw ang may pinakamalaking ari sa mundo. Paalala lang mga katropa, no, walang kalaswaan sa ating topic ngayon. Pawang facts at mga totoong tao po ang pag-uusapan natin sa videong ito. Katropa, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-iwan ng like at kung bago ka lang sa ating channel, i-click mo na rin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video at trivia kada linggo. Si Roberto Esquivel Cabrera, tawagin na lang natin siyang Mang Roberto, ay kilala dahil sa pambihirang laki ng kanyang ari na ayon sa kanya ang pinakamalaki sa buong mundo. Oo, tama ka ng dinig, katropa. Pinakamalaki dahil umaabot lamang ng halos 2 talampakan ang size ng kanyang ari. What did you say? Pero sino nga ba itong si Mang Roberto? At totoo ba na siya talaga ang may pinakamalaking ari sa mundo? Kung inyong isa-search sa internet ang world's biggest manhood, unang lalabas ang pangalang Jonah Falcon, isang American actor na naging kilala dahil sa laki ng kanyang ari. Ayon sa kanya, ilang sikat na Hollywood celebrities na umano ang nakipagtalik sa kanya at ito raw ay dahil sa 13.5 inches na sukat ng kanyang ari. Subalit nang lumabas ang video ni Mang Roberto noong 2015, hindi sang-ayon dito si Jonah Falcon at tinawag na desperado si Mang Roberto. Anyway, mabalik muna tayo kay Mang Roberto. Si Mang Roberto ay 56 years old na ngayon at siya ay mula sa bayan ng Saltillo sa Mexico. Ayon kay Mang Roberto, nagsimulang lumaki ang kanyang ari noong siya ay 9 taong gulang pa lamang at lumaki raw ito ng lumaki habang siya ay tumatanda. Noong 16 taong gulang pa lamang daw siya ay umabot na ito sa 8 inches at pagsapit daw niya ng edad na 20 ay umabot na ito sa 12 inches. Lumaki ng lumaki ang ari ni Mang Roberto hanggang sa umabot na nga ito ng 18.9 inches o halos 2 talampakan. Nagdulot ng maraming problema kay Mang Roberto ang pagkakaroon niya ng malaking ari. Dahil nga sa lagpastuhod ang sukat ng kanyang ari, nahihirapan siyang maglakad at matulog sa gabi. Hindi rin tinatanggap sa trabaho si Mang Roberto dahilan para ituring siyang disabled. Bagamat nakatatanggap siya ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno ng Mexico kada 4 na buwan, hindi pa rin daw ito sapat. Kaya kinikailangan pa rin daw niyang pumunta sa mga food banks upang mairaos ang kanyang pagkain sa araw-araw. Dahil rin sa laki ng ari ni Mang Roberto, ay walang babae ang nais na makipagtalik sa kanya. Dahilan para hindi siya magkaanak at tumandang binata. Noong una ay tinanggihan ng gobyerno ng Mexico ang kahilingan ni Mang Roberto para magparehistro bilang isang disabled. Kaya para makakuha ng disability benefit ay pumayag siyang sumailalim sa isang pagsusuri sa pamamagitan ng X-ray at CT scan upang mapatunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nagulat ang mga doktor nang makita nila ang ari ni Mang Roberto at kinumpirma na totoo ngang malaki ito. Sa unang tingin ay inakala nila nakakaiba at hindi pangkaraniwan ang kondisyon ng ari ni Mang Roberto. Subalit matapos ang masusing pagsusuri ay napag-alaman ng mga doktor na mahigit sa 6 inches ng ari ni Mang Roberto ay foreskin o balat lamang
at ang sukat ng kanyang mismong ari ay 7 inches lamang. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas ding magkaroon ng urinary tract infection o UTI si Mang Roberto dahil nga sa hindi nakakalabas lahat ng kanyang ihi sa haba ng balat ng kanyang ari. Dahil sa kalagayan na ito ni Mang Roberto ay nakatanggap siya ng mga alok mula sa ilang mga doktor para isailalim siya sa penis reduction surgery kung saan puputulin ang mga sobrang foreskin ng kanyang ari. Nang sa ganon ay hindi na siya mahirapan, magawa niyang makapagtalik at magkaroon ng anak. Subalit tinanggihan niya ito lahat at mas gugustuhin pa umano na magkaroon ng malaking ari na mas malaki sa karamihan. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Mang Roberto, hindi natural ang paglaki ng ari ni Mang Roberto. Taliwas ito sa kanyang pahayag na nagsimula itong lumaki noong 8 taong gulang pa lamang siya at ito raw ay inamin mismo sa kanila ni Mang Roberto. Nagsimula raw sa pagpapalaki ng ari si Mang Roberto mula noong teenager pa lamang ito sa pamamagitan ng pagbatak sa ari nito gamit ang weights. May kakaibang obsession din daw si Mang Roberto sa pagpapalaki ng kanyang ari. Dahil naniniwala ito sa kasabihan ng mga Mexicano na mas malaki, mas macho. Dahil sa pagsisiwalat ng mga doktor sa totoong kalagayan ni Mang Roberto, lalong tumibay ang paniniwala ni Jonah Falcon na siya talaga ang karapat dapat sa titulo at hindi si Mang Roberto. Ayon sa kanya, balat lamang raw ang nagpapahaba sa ari ni Mang Roberto at ito raw ay kinumpirma na mismo ng mga doktor. Dagdag pa niya, natural daw na malaki ang ari niya at hindi binatak ng weights kagaya ng kay Mang Roberto. Ganun pa man, kahit ano pang sabihin ng iba tungkol kay Mang Roberto at sa kanyang ari, mapilit pa rin itong si Mang Roberto at naniniwala pa rin na sa kanya nararapat ibigay ang Guinness Book of World Records bilang lalaki na may pinakamalaking ari sa mundo. Kayo katropa, sa tingin nyo, sino kay Mang Roberto at Jonah Falcon ang nararapat para sa titulo? Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at para mas laging updated, i-like din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!